Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Pagkwentuhan natin ito, tungkol kay Bato. May sinabi si Bato na makikita mo talaga na napaka-dispalinghado nitong si Bato. Ito bang dispalinghado ay naiintindihan sa Tagalog? Naiintindihan ba ito, itong dispalinghado? Hindi ko alam kasi kung dispalinghado rin ito sa Tagalog. Pero sa amin sa Bicol, ang terminong dispalinghado, ano, ginagamit namin yan sa Bicol. Dispalinghado. Ibig sabihin, bankrupt, bangkarute. No? Dispalinghado. Mga kabunyog, ano bang gamit sa Tagalog kapag ang ibig sabihin ay dispalinghado? Bankrupt argument, bankrupt na reasoning, bankrupt reasoning. Yan ang ibig sabihin ng dispalinghadong argumento. Ano bang tinutukoy natin na sinabi ni Bato na dispalinghado ang argumento? Mga kabunyog, mainit yung issue kay Sara Duterte tungkol sa kanyang sa issue ng confidential funds. Ngayon, ang sabi ni Bato de la Rosa, ang naninira daw kay Sara ay oposisyon. Ngayon, sabi ni Bato, nang si Vice President Lenny Robredo nakaupo sa Office of the Vice President, tahimik naman itong oposisyon. Hindi naman nila kinakalkal yan. Yun, sinagot siya ni Risa Hontiveros. Walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Lenny dahil wala siyang confidential funds. Ano ba to? Itong senador na to, alam niya ba ang ano? Updated ba ito? Ha? Hindi niya ba alam na walang confidential funds si dating Vice President Lenny Robredo? Ha? Ay, ano ba? Ano ba tong si Bato de la Rosa? Ipagtatanggol si Sara, gagamit ng argumento, ano? Gagamit ng argumento, mali-mali pa. Napaka-basic nun. Alam ng marami, alam nga halos ng lahat na wala namang confidential fund si dating Vice President Lenny Robredo. Ha? Ngayon, dahil mainit ang issue, kaya ito, pinagtatanggol niya si Sara. Ngayon, sa pagtatanggol niya kay Sara, ang argumento niya, bakit daw ang oposisyon binibira si Sara? Samantalang nung panahon daw ni Vice President Lenny, hindi daw yan kinakalkal issue na yan. Yun na nga, pinaalala sa kanya ni Risa Hontiveros, walang confidential fund si Sara, si dating VP Lenny. Kaya ano naman ang babatikusin? Ano naman ang uukil-kilin kay VP Lenny sa dating VP Lenny tungkol sa confidential funds? Wala nga siyang confidential funds Ano ba tong si Bato? Ha? Ano ba to? Dispalinghadong Bato. Ano ba naman tong si Bato? Ipagtatanggol si Sara, mali-mali pa yung kanyang facts, mali-mali pa ang argumento. Bakit daw sinisingle out si Sara tungkol sa issue ng confidential funds ay si Lenny Robredo daw, bakit nung Vice President ito hindi naman kinakalkal yung issue na yan? Ay dahil wala ngang confidential funds si Lenny Robredo. Period ba to? Hindi mo ba alam yan? Ordinaryong tao, alam yan. Napapansin ko ngayon, dahil sa grabing pagkasira ni Sara, tudutanggol ngayon yung mga diehard Duterte. Kanina, diniscuss ko si Harry Roque. Nung isang araw, diniscuss ko naman si Eric Celes ng SMNI. Tudutanggol sila kay Sara kasi nararamdaman talaga nila nasisira ni Sara Ngayon, sa katatanggol nila kay Sara, kung ano-ano na yung argumento nila. Si Eric Celes, ang argumento niya. Sa SMNI yan, si Lorraine Bado, yung mga Red Taggers. Ang sabi nila, nagsasabwatan daw ang komunista at saka yung sila Romualdez ng Kamara. Yun ang ano nila. Ano? Nagkasabwatan daw laban kay Sara. Ito namang si Harry Roque, ang sabi niya, mali daw kasi yung mga unit team. Kasi yung mga kasamahan daw nila sa unit team, hindi pinagtatanggol si Sara. Pinapabwilo daw yung mga kongresista ng Makabayan Black, sila Franz Castro. Ito naman si Bato,
ang oposisyon daw inuukil-kil yung kinakalkal daw yung vice yung confidential funds na issue kay Sara, pero pagdating daw nung kay Vice President Lenny, hindi daw yan kinakalkal. Oh. Lahat ng mga argumento nila na yan, yung mga DDS na to, ah, mga diehard Duterte, lahat dispalinghado ang mga argumento. Itong si Bato, mas matindi itong si Bato kasi kahit fact na lang, mali-mali. Hindi niya ba alam na walang confidential fund si dating Vice President Lenny Robredo? Sinimplihan lang siya ni Risa Untiveros. Oh. Walang bumanat sa confidential funds si dating VP Lenny dahil wala siyang confidential funds. Period. Oh, papano kanyan ba to? Ha? Ang hindi kasi nila matanggap na si Sara Duterte ay nasisira sarili niyang kagagawan. Yung sa kanyang sobrang pagkagaaman, yan ang sumisira sa kanya eh. Sobra, garapal. Ngayon, hindi naman sinisira si Sara. Dati na siyang sira, sinisira niya yung sarili niya. Oh. Kaya kahit ano pang mga ano sino pa man ang sisisihin ni Bato, sino pa man ang sisisihin ni Roque, nila Eric Celes, ano, lahat sinisisi nila except si Sara. Oh. Kasi ayaw nilang aminin na grabe ang issue sa kanila at ang mga issue na to ay may ebidensya at may basihan. Yan yung totoo. Kung wala namang basihan, kung walang ebidensya, hindi naman yan ano, tatanggapin ng tao. Ang tao ba sa parang sa akin? Ako ba may mga may mananatili ba akong viewers kung ako ay nagsisinungaling? Ha? Halos ilang beses ako nagla-live sa maghapon. Ilan ang social media platforms ko? Bakit ang mga viewers ko at ang followers ko ay nananatili? Mayroon namang umaayaw na, umaalis, mayroon namang walang time, pero paminsan-minsan nanonood. Pero may nami-maintain akong followers at subscribers. Bakit? Dahil alam nilang hindi ako nagsisinungaling. Kung mayroon man akong pagkakamali o kamalian, honest mistake ko yon, tinatanggap ko yon. Minsan nagkakamali rin ako. Ha? Pero bakit maraming mga nag-a-appreciate ng ginagawa ko? Kasi hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi naman ako nagpi-fake news. Oh, yan yung ano. Yan din yung ano. Yan dun dapat makita sana nila Roque sa kanila Bato. Dapat ina-advise nila si Sara. Ang problema hindi nga eh, kasi lahat sila corrupt eh. Nanginginabang sila, lalo ng panahon ni Duterte, nanginginabang sila. Ngayon, kahit panahon na ni Marcos, ganun pa rin sila. Oh. At ang problema, nalalabas yung kanilang pagkagahaman. At nalalaman ngayon ng taong bayan. Kahit anong palusot nila, nahihirapan sila ngayon. Oh, di ba? Oh, ibig sabihin, ang pagkatsira ni Sara, kagagawan mismo ni Sara. Sinisira ni Sara ang sarili niya. Nagsi-self-destruct siya. At kung iisipin, kaya yan ganyan, naaalarma sila Roque, naaalarma sila Bato, naaalarma yung mga yan. Kasi ang iniisip nila, sa 2028, Sara Duterte na sa presidente. Ang problema, napakaaga pa lang, 2023 pa lang, nasisira ng masyado si Sara. O, oh, di ba? Yan yung pinuproblema nila dyan. Yung pangarap nila, na akala nila indabag na, akala nila indabag na, sigurado na si Sara na presidente sa 2028. Ay sa nangyayaring ito, ang bilis nga ng pagbulusok eh. Yung popularity at yung approval at trust rating, pabulusok eh. Ho. Oh, 'di ba? So ibig sabihin may lilitaw diyan na iba na mas matino kay Sara. Ah, wala. Matatalo 'yon si Sara sa 2028. 'Yon yung kinakatakutan nila. Kaya gusto nilang iligtas si Sara na ma-maintain ito. Oh, ang problema, ang dahilan talaga ng pagkasira ni Sara ay sarili niya. Yung sublang pagkagahaman. Sabi nga ng isa nating viewer, Sara Kim. 'Yan ang totoo. Okay. So sige mga kabunyog, mga kababayan, yan lang po muna ang ating kape at kwentuhan video kasi makati yung lalamunan ko, hindi ako maka-discuss ng mahaba-haba. Ha? Okay? So basta nakita nyo naman, dispalinghado ang argumento ni Bato. Ha? Kasi sabi niya, nung si Vice President Lenny Robredo nakaupo bilang Vice President, hindi naman tahimik lang daw ang oposisyon, hindi naman kinakalkal yung issue ng confidential funds. Eh wala nga eh. Walang confidential fund si Lenny Robredo. Ewan ko ba sa'yo, Bato? Dispalinghado talaga ang pag-iisip mo.
Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Ito po si Attorney Enzo Recto. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumotorgo FB page at YouTube channel, sa Bunyog Pagkakaisa public page, sa iba-iba pang social media platforms. Mabuhay po! Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Kusung Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.